sa Speed Zero. Ito po ang bike ng kapatid ko. Ito po ang... Ngayon, ibabike check po natin. Ngayon, kung gusto niyo pa po ng mas in-depth details about dito sa bike na to, or kung gusto niyo rin mabili nito, stay tuned. Jump tayo sa frame. Jump naman po tayo sa frame na ginamit dito sa Sunpid Zero. Ang ginamit pong frame dito ay ang Sunpid Rule 6061 aluminum na po ang ginamit na material dito. At kung nakikita nyo naman po, fully internal cabling naman po yan. At available din po siya sa sizes na 27.5 at 29er. Ngayon, ito pong version ng nasa kapatid ko ay ang 29er version ng Sunpid Zero. At jump naman po tayo sa fork na ginamit dito sa Sunpid Zero. Ang fork niya po ay Sunpid din. At ang ride height naman po ay 100 mm. Ganon din po sa 27.5 version, kaparehas din po ng sa 29er version ng Sunpid Zero. So yun po, jump naman po tayo dito sa ginamit na hubs dito sa Sunpid Zero. Ginamit po hubs dito ay ang Sunrun HB M09 M9 QR Steel. Ang ginamit naman po ng nipples ay SLE wheelset 25mm. SLE din po ang ginamit na spokes dito sa wheelset nga po nitong Sunpid Zero. Ang drivetrain naman po na ginamit dito sa Sunpid Zero ay ang Shimano TY300 at 13x28 naman po ang kaset na ginamit. At ang front derailleur naman po na ginamit dito ay Shimano TY300 din. 3x na po siya. At ang crank naman po na ginamit, kung nakikita nyo naman po, ay ang Acura P36. Ang pinakamalaking chainring naman po niya ay 42. Ang susunod na chainring is 34. At 24 naman po ang pinakamaliit na chainring. Pare, 3x8 setup po ang ginamit dito sa Sunpid Zero. Tires naman po na ginamit dito sa Sunpid Zero ay ang CST All-Terrain 29er by 2.10 naman po ang lapad ng gulong ng Sunpid Zero. Ngayon ang shifters naman po na ginamit dito sa Sunpid Zero ay Vertex MX8 at mechanical disc brakes na rin po siya at 160mm na po ang laki ng discs. At ang cockpit naman po ay ang Sunpid na po ang cockpit niya. Handlebars at stem, Sunpid po yan lahat. Para malaman niyo rin po ang ride feel ng Sunpid Zero, ite-test drive ko na rin po sa inyo. At sasabihin ko po sa inyo kung ano po ang ride feel, kung ano po ang pakiramdam na sakyan itong sa Sunpid Zero. So based po sa pagsubok at paggamit ko ng bike ng kapatid ko, ang Sunpid Zero po ay napaka-capable sa trails dahil nga po sa lapad ng gulong niya. At dahil 29er na rin po siya, mas mabilis po at mas maganda po ang ikot ng gulong. At napaka-capable po niya, pati po sa roads, hindi lang po dahil sa trails. Dahil wala rin pong delay at wala rin pong maganda rin po ang play ng kanyang suspension at meron na rin po siyang lockout na nakalimutan ko sabihin. Kaya kung nagustuhan niyo po itong video, please like, share, comment, and subscribe. At sa susunod bike check po, ibang bike check po namin yung bike ni Papa.